So yun mga ka, let's go! Welcome back sa aking YouTube channel, and kung bago ka pa lang sa channel ko, please click like and subscribe and hit mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga videos and tutorial na gagawin ko. So yun guys, for today's video nga ay paano nga ba malalaman kung naglalandi na ang ating inahing? Kaunting kaalaman lang ito sa mga bago pa lang na nag-aalaga o bago pa lang magsisimula sa pag-aalaga ng mga baboy. At sana ang mga kaunting kaalaman na ito ay makatulong sa inyong pagsisimula kagaya namin. Lahat po ng mga kaalaman na sinasabi ko sa inyo at sinishare ko sa inyo ay base lang ito sa amin na experience simula-simula ng aming pag-aalaga ng baboy. Sa pagnanegosyo ay para ding sugal. Hindi mo alam kung mananalo ka o hindi, pero hindi walang masama kung masusubok at hindi mo malalaman kung paano ito lalago at kikita ang iyong perang ininvest. Lalong-lalo na sa paghahayupan. Sipag at tiyaga lang. At kung gusto mo ang ginagawa mo, ituloy-tuloy mo lang. Hindi mo namamalayan na umaangat ka na at paunti-unti kumikita na at lumalago na ang iyong ininvest na kaunting pera. Paano nga ba malalaman kung naglalandi na o pwede nang pasumpitan ang iyong inahin? Una mong dapat obserbahan sa iyong alagang inahin ay kapag unti-unti nang namumula ang ari nito. Bukod sa pamumula, ay namamaga din ang ari ng mga ito. Kapag may mga gantong sinyalis ka na nakikita sa iyong inahin, ay dapat mo na siyang obserbahan isa hanggang dalawang araw. Pangalawa, ay kapag ang iyong inahing baboy ay laging balisa, maingay at hindi mapakali. Isa pang sinyalis na naglalandi ng iyong baboy ay kapag ang tenga nito ay laging nakatayo. At mapapansin mo sa iyong inahing baboy ay mayat maya at o halos oras-oras ay lagi siyang gutom at lagi siyang humihingi ng pagkain. May mga klase ng inahing baboy na kapag naglalandi sila ay medyo agresibo at medyo sensitibo sa mga taong lumalapit sa kanila. Ang behavior ng mga ganitong baboy ay siguro mainit ang kanilang katawan kaya hindi sila mapakali, balisa at kung ano-ano pa ang kanilang nararamdaman. Kapag may mga gantong senyales ka na napapansin sa iyong inahin, ay dapat mo na silang obserbahan talaga at tumawag na magsusumpit o kaya bulugan kung paano kayo magpalahi ng inyong inahin, depende sa inyong lugar. Tips din pala, kapag naglalandi ng ganito ang inyong inahin, hindi nyo sila pwedeng pakainin kung anong oras niyo papasumpitan o papalahian ng inyong inahin. Bawal na bawal ito. Maaari kasi na hindi tumalab o matunaw ang similyang ilalagay sa inyong inahin. Kaya ito ay hindi pwede at hindi autorisado na gawin sa inyong inahin. Pagkatapos masumpitan, palahian ng iyong inahin ay bibilang ka ng 21 days mula sa araw na sinumpitan o nilahian ng iyong inahing baboy. At oobserbahan mo ito sa loob ng 21 days kung tumalab na pa talaga ang similya na inilagay sa iyong inahin. So yun guys, yun lang ang kaunting kaalaman na aking may share sa inyo, at kung meron pa kayong gustong malaman, i-comment nyo lang sa baba. And sana marami kayong nakuhang tips dito. Hanggang sa muli nating paggagawa ng... At thank you kasi tinapos mo ang video na ito.